Welcome to Shango! Goodbye, Kuya Mang Island. Hi lad, like and subscribe kay JM para sa mga kakaibang content. Here on our next stop, Naked Island. Ganda na tubig dito sa Naked Island, guys. Oh. Ganda, guys. Welcome to Naked Island, Siargao! Good morning, guys. It's another day and another vlog here in Siargao. And first time po makakita ng araw sa umaga dito sa Siargao. So it's currently 7 o'clock and we're going to have a tour again today. So in this vlog, I'm gonna show you naman the tri-island tour. Yung pupuntahan natin yung mga islands dito sa Siargao. Yung Guyam, Daku. Ano ba yung isa? Nakalimutan ko, guys. Naked, okay, yan. Yung Guyam, Daku, and Naked. It will be operated again by Coast Travel. So, tingnan na lang natin mamaya. Kasi, sabi, 7:30 daw yung pick-up ko. And 7 o'clock pa lang naman. By the way, ang cost ng tour na to, guys, package na siya, no? 2,750. Bali, dalawang tours na siya. Yung land tour, nakita nyo na yon sa isang vlog ko. And itong tri-island tour. So, if you want to book with them, I'm gonna put their contact on the description box below. Hey, guys. So, nandito na tayo sa bye-bye kay Ate Cecil ulit. So, nandito ulit tayo and nag-assemble pa ng ibang mga kasama natin. So, nag-register na tayo sa manifest and maghihintay lang tayo dito sa glen. Guyam Island. After Guyam Island, proceed ho sa Secret Island. After Secret Island, Daku Island, doon ho mag-lunch. So, mag-spend tayo doon ng 2 to 3 hours sa Daku. Kailangan 2:30, makaalis na ng Daku, proceed sa Naked Island. And then, last spot natin ay sa Secret Garden. Expected time, ma'am? Secret Garden. Ah, Secret Garden. Secret Island. Ah, may... Dalawang secret. Secret Beach. Wow! Maraming secret sa Siargao, no? Kayo din siguro may sinisecret ka. Ma'am, sir, expected time na matatapos so kayo is 5. Dapat 5 na dito na kayo sa 4. Pinakamatagal na yung 5:30. Bago magdilim, kailangan na rin yung kayo. For sure, nasa kayo lahat. So, every island, maliban sa Daku Island, 45 minutes to 1 hour yung spend natin. Ma'am, enjoy your day with Arthur. Guys, magagaling ho. Yan. Thank you. Okay, so papunta na kami ng boat, guys. And nandito na hinahanap nating Tres Marias. The Tres Marias. So sila ulit yung kasama natin, guys. Happy naman. Papunta na tayo sa boat. Let's go. May snorkeling gear rental dito, guys. 150 siya. Hi, girls. Ready na ba kayo to do snorkeling later? Yes. Ang maganda dito sa tour na to, sasakay ka ng boat dito lang sa General Luna na bye-bye. Hindi kagaya na, papunta ng Sugba, Lagoon. Doon pa siya sa Del Carmen, so bumiyahe pa kami. So dito, medyo chill lang, walang biyahe ng van, so I love it. Daming bangka dito, guys, so for island hopping siguro yung mga yan. Ito yata yung sasakyan namin. So peaceful and beautiful here. Ang saya, very chill lang. So we are now here on our first stop, the Guyam Island. Ayan yung signage niya, guys. This is the first stop ng island hopping tour activity ng Tri-Island. And ang sabi, itong maliit na island na ito is a teardrop-shaped island din, katulad ng Siargao. So nakatuwa, diba? They have food and drinks here. So, nandito lang tayo sa cottage, guys. Share ko lang, ang sarap nung tour na to. Una pa lang, nasasarapan na ako kasi chill lang siya. Mas prefer ko lang yung ganitong chill itinerary lang. Kaupo ka lang, tanaw-tanaw, and maya-maya, swimming din. Yung Tres Marias, nag-aayos pa sila.
dahil late silang nagising at nag-inuman kagabi. So hindi sila nakapag-ayos. Kaya pala mga naka-shades ang lola mo pagdating kanina dahil wala pang mga makeup and mga kilay. Oo, artista levels. Pero ngayon, nag-aayos na sila para rampang-rampa na sila later. Again, nung napakita ko kanina, may mga tinitinda dito, mga burger, shake, and all. Kaso hindi na siguro muna ako order kasi nag-breakfast naman tayo kanina sa Whitebeard. Alam nyo guys, isang nagustuhan ko rin dito sa Guyam Island, may signal. Maybe because malapit kasi siya sa town proper, kaya siguro malakas din yung signal. Pakita ko sa inyo guys, ha? Kasi dalawa yung network na gamit ko dito, Smart and Globe. So pinagpapalit-palit ko lang siya, depende kung ano yung malakas na signal doon sa pinupuntahan ko. So doon sa lantern natin sa isang vlog, may mga spot kasi na wala talagang signal, pareho yung Globe and Smart. May mga spot naman na malakas yung Smart and may mga spot na malakas yung Globe. So dito naman sa Guyam Island, tignan natin kung ano yung mas malakas. Mag-speed test tayo ng Globe and Smart. So unahin natin yung Globe guys. Okay, sa inyong Globe, download. Yan, ang download ay 6.62 Mbps. Ang upload naman ay ito. Nasa around 5 Mbps. So there, yan ang upload. So ito ang Globe guys dito sa Guyam Island. Ngayon, try naman natin ang Smart. Okay, so ito naman yung sa Smart guys. Yan, nakita nyo naman Smart Communications. Oh my God, umpisa pa lang. Kitang-kita nyo na. Makukompare nyo, diba? Grabe, download is 30 Mbps, 30.6. Wow. And ang upload, kita nyo, ang lakas din, no? Guys, kung gusto nyo mag-work from island dito sa Guyam, you can do that with Smart. Ang lakas ng internet, oh. Ayan, no? Ang download is 30.6 Mbps. Ang upload is 20.5. So, Smart ang nagwagi. Nice. So, nakita nyo na, guys, ang bilis ng Smart dito. Naloka. Like, times to siya ng Globe. Grabe, ang bilis, no? Ang sarap siguro mag-upload. Kasi hirap na hirap talaga ako mag-upload ng vlog dito sa Siargao. Kasi di ba malaki yung files ng mga ina-upload dating videos sa YouTube, kaya matagal siya. Pero dito siguro, sa lakas nung Smart, mabilis lang siguro to. Kaso, di ba tayo mag-upload dahil hindi pa tayo kapag-edit? Pwesto ng ating Tres Marias. Tignan nyo naman, ang chill. Nagsishake sila. Hindi na ako umorder kasi busog pa ako, guys. Ayan, ang ganda ng place, guys. Oh, chill ka dyan. Ayan yung mga tourmates namin. Ang saya. Galing ni Kuya, guys. Umiikot-ikot pa. Ang galing, oh. Wow, ang galing! May exhibition pa yun, ha? May paikot-ikot pa yun, guys. Hindi diretso lang. There's a hammock here where you can lie down and chill. Diba? Ang saya. Try nga natin. Oh my God, ang sarap naman. Ayan guys, oh. Ang sarap, grabe. Chill lang. Chill, island life. Siargao island life. Sobrang liit na island lang siya, guys. Pero ang ganda nung vibe. And ang tahimik, grabe. Medyo makulimlim lang ulit. Pero kanina nakita nyo, maaraw naman, diba? Ewan ko, ganito ba talaga ang panahon sa Siargao? Parang ngayon umaaraw, mamaya umuulan. And sa different spots, iba't iba. Pagpunta mo sa spot na to, maaraw. Pagpunta mo sa kabilang spot, umuulan. Ang weird. So ito yung signage, guys. I love Guyam. Ang calm ng dagat, oh. O, diba, guys? Sarap. Okay, so goodbye Guyam Island. I had fun. Ang sarap pag-chill sa hammock. Ganda, oh. So sakay na tayo ng bangka. Hindi na lang tubig dito, guys. So tsaka ang babaw. Kitang-kita mo yung ilalim. Papunta na kami sa next island. Ganda, oh. Ganda sa part na yun. Ah, okay. Baka dito magsa-swimming. Ah, kaya pala parang ang puti nung ano. Kasi sand siya. Okay. Ayun, ang babaw lang. Nakatayo siya. Kaya siya tinatawag sir na secret island. Kasi underwater island siya. Okay. Para siyang naked. Pero yung naked kasi hindi nalubog sa tubig. Oo. So yung secret island is that's cool! Wow! Kaya pala iba yung kulay niya, nasa gitna siya ng dagat guys. And kung mapapansin nyo, may kulay puti siya sa ilalim. So kaya pala siya tinatawag na Secret Island. So we are now on our second stop. It's the Secret Island. Sabi ni Kuyang Tour Guide, kaya daw siya tinawag na Secret Island is because nakatago siya sa ilalim ng dagat. So it's a secret! Kaya pala napansin ko kanina habang kumaandar yung bangka namin, sa gitna ng dagat, merong kakaibang kulay na
ano, yung kulay na ganyan. Parang may puti sa ilalim. Ito pala yun, kasi island siya. And pwede kang bumaba and mag-swim. Diba? Ay, ayan yung guyam, guys. So, we can see from here. Ang lapit lang. Kaya, I love this tour. Kasi ang lapit ng mga pinupuntahan. Third stop, the Daku Island. Daku or Daku? Kasi alam ko ang Daku sa Bisaya is malaki. So baka tinawag siyang Daku Island is because ang laki nga nung island nito, pahaba siya. Ang laki niya, tapos ang daming cottage. Medyo umulan-ulan nga lang ngayon. Pero okay lang, kasi chill lang naman. So ang sabi ni Kuya, pwede kami mag-swimming, pwedeng mag-ikot muna, and we'll be staying here for 3 hours. Lulutuin muna nila yung kakainin namin. Siguro mga 12 kami magla-lunch. Tapos aalis kami dito mga 2 o'clock, ganun. They have lemon drinks here na may Yakult. Sa mga mahilig sa lemonade with Yakult, this is for you guys. 100 pesos yata. Ay, ito yung price. Okay. Daku Island, Bibi's Lemonade, original lemon, ayan. So lemon Yakult is 100 pala, tapos lychee Yakult 100 din. Ayan siya. Ayan yung cottage namin, guys. Dami mga cottage dito. Dami ring bangka, oh. Mukhang marami rin ang nag-island hopping today. Ngayon, mag-internet speed check ulit tayo dito sa Daku Island para makita natin ano ang mas mabilis na internet connection dito. Kung Smart or Globe. Unahin muna natin yung Smart, guys, kasi Smart na yung nakaset sa akin. Go! Tignan natin kung gaano kabilis. Wow! Wow, ang taas! Grabe, mas mataas pa to kaysa doon sa Guyam Island. Yan, oh, that's almost 80 Mbps, guys. Oh my God, ang taas ng download. Upload, 22 Mbps, ang taas. Ngayon, itry naman natin yung Globe. Go na natin. Yan natin. Wow, mataas din. Okay, so ang download ni Globe ay 36 Mbps. Ang upload niya ay nasa 4 Mbps. So mas mataas pa rin ang Smart, guys, kesa sa Globe. So ngayon na nakita nyo na ang internet speed dito sa Daku Island, alam nyo na kung ano ang dapat yung dalhin if ever man na gusto nyong magdala ng work dito sa island. So umorder kami ng Red Horse, guys, habang naghihintay. Kinuha pa ni ate. So habang kinukuha niya, lumabas muna ako ng aming cottage and explore muna natin sandali itong area ng Daku Island. Actually, small part lang to kasi nakita ko from afar ang haba talaga niya, as in malaking island siya, and I think di natin yata kayang lakarin yung buong stretch nito. So i-explore lang natin yung banda dito sa harap na may mga cottages tapos mga nagluluto doon. Ang ganda ng spot na to, oh. Ang ganda ng mga puno. Wow. Pabalik na tayo ng cottage, guys. Nandiyan na ate in order nating Red Horse. So andito na yung Red Horse natin, guys. Litro. Ayan. Share-share na lang kami. Ano, Marites na? Marites! So ito na nga. Hi, guys. It's currently 12 o'clock and nagkukwentuhan lang kami ng mga kasama ko. Ang saya nila kakwentuhan, guys. And nasa isang hotel lang kasi sila nagsistay. If you know, yung Tropical Temple Hostel. So nandun sila nagsistay lahat. Ako lang ang nahiwalay. Tirang rice, pero konti lang. Yan siya, that's the aftermath. Sarap. Super sulit yung pagkain, guys, as in. Hindi bitin, yun naman ang maganda dito sa Coast Travel. Kasi yung pagkain nila, sobra-sobra pa doon sa number of packs doon sa tour. And, ayan, masasarap pa. May crabs, may snail, may fish, may chicken, may pansit, tapos may mga fruits. Ang sarap talaga, as in, quality din yung pagkain. Super duper duper sarap. Sulit na sulit. Pag nandito kayo, guys, order kayo kay ate.
pag ikaw bumili guys, ikaw mag-a-adjust. Huwag kayong order ng iced coffee. Ay, hindi ka talaga bigyan ng ice, doon na lang sana. Go away. Ayaw mo kasing tuminag dyan sa inaupuan mo. Di ba napaka-prank ka ni ate guys? Wala, tambay lang kami guys. It's currently 1:33. And mga 2:30 pa kami daw aalis dito. So may 1 hour pa kaming tatambay, ganyan. May inom lang din ulit ng Red Horse. Tapos may pakok si Mayor. Ang mga busog and inaantok kasi tanghaling tapat. So habang kumakain kami kanina, dumaan yung Team Payaman guys. Si Junie Boy. Andun sila. Kita niyo pa. Ayun oh, yung cottage na yan guys. Yan, nandyan sila. Tapos, yung TikToker na si Marvin Fojas. Nandito rin siya guys. Doon nakita ko na siya, nagpost siya sa Facebook yata nang nagti-TikTok siya dito sa Siargao. So, oo nga, nandito nga siya. And then, sino pa? Si JK Labajo. Nandito daw and Maureen. Though hindi namin sila nakita. Cut, ito na nga. Cut, cut yun. Cut, cut. Guys, wala kayong narinig ha. Wala tayong chismis dito. Gabi naman. May chismis kasi guys na hindi ko pwedeng i-share kasi pag share ko, lagot ako. So yun lang guys, chill muna kami dito. Pa-picture din po kayo. Hindi ka ba eh? Hi Tita Chrissy! Hi vlog, like and subscribe kay JM para sa mga kakaibang content. So it's 2:30 now and paalis na kami dito sa Daku Island. Mabait naman sila at nakapagpa-picture kami kay Team Payaman, kay Junie Boy. And nakapag-shoutout pa siya sa vlog ko. So pasakay na kami ng bangka guys and papunta na kami sa Naked Island. No? Sa Naked Island. Tour guide namin si PJ. Hi Kuya Hello. PJ. Last view of the Daku Island. Gandun pa siya guys. Oh. Laki niya no. Linaw ng tubig. Our next stop, Naked Island! So naked na wala kang makikita na anything. Like halaman lang. Ganda ng tubig dito sa Naked Island, guys, oh. Wow! Ganda naman dito. May mga ano lang, mga halaman dagat. Napupunta to usually pag mga malalakas yung alon or may bagyo, di ba? Tsaka yung buhangin niya, guys, pino parang sa Boracay. So this is the Naked Island, guys. Explore lang daw muna kami ng about 30 minutes yata dito. Picture-picture, ganyan. Ito ang Tres Marias, guys. Ito daw si Nadine. Bakit nga Nadine? Nadinggi! Sige, tira natin ang pang-FHM photoshoot niya, guys. Nakakahiya, pero pumesto din. Ah, sige. Ganda, guys. Okay, so nagpalito tayo ng rash guard guys and time to swim dito sa Naked Island. Sarap kasi mag-swimming, ang ganda. So swimming muna tayo guys! Welcome to Naked Island, Siargao! Okay, so tapos na tayo mag-swimming. Ang sarap, very refreshing. It's time to leave the Naked Island guys and we're about to go to the secret garden yata. Yung magsusnorkel daw. Let's go! So we are now here at Secret Garden guys. Isa siya sa mga secrets. Dahil nasa ilalim din siya, parang secret island. So may garden siya sa ilalim ng dagat. Kaya siya secret garden. So ayan, may life vest naman pala eh. Yun pala eh. Kasi lahat kami tameme dito na walang life vest.
So meron naman pala. Okay, kasi nag-rent kami ng snorkeling gear. So magsa-snorkel daw kami dito, guys. Doon hindi ko naman mapakita yung ilalim kasi wala akong dalang GoPro. Ito lang, yan lang. Okay? So, dala kami mag-snorkel, guys. Super ganda sa ilalim. Ang daming fish. May school! Oo nga. Tapos, iba't ibang kulay din ng isda. Guys, pabalik na kami ng hostel. So, iakatid na kami sa mga accommodation namin. Pagbalik ko, nakapack naman na yung gamit ko. Nilipat na tayo ng homestay, guys. So, sa banyo ko, ako lang mag-isa. Hindi na siguro ako madiligo kasi nakaready naman na yung gamit ko. And, kukunin ko na lang yon. Tapos, tatawag na ako ng tricycle na mag-ahatid sa atin sa next accommodation natin. So, naihatid na ako sa hostel, guys. And, palabas tayo ngayon ng main road kasi nakalimutan ko, kailangan ko palang tumawag ng tricycle. Dahil naka-ready na yung gamit ko dun sa hostel, ibababa ko na lang, tapos magpapahatid na tayo dun sa next accommodation natin. Kaso, nakalimutan ko nga, so palabas ulit tayo ng main road. Tawag tayo ng tricycle. Alright, so nakuha ko na ang bag ko, guys. Papunta na tayo sa ating next accommodation. Yung Paradiso Hostel, guys, I super duper recommend to all of you. Kung magpupunta kayo ng Siargao and gusto nyong magtipid or gusto nyong ma-experience kung paano magstay sa bunk beds, go for Paradiso Hostel, guys. Number one, sobrang lapit nga sa Siargao Central. Malapit din siya sa Baybay. Though malayo siya sa Cloud 9, pero syempre, ang nasa center naman, yung Siargao Central, puro kainan, di ba? So, if you want to experience yung hostel type, then go for Paradiso. Sobrang comfortable ng bed, sobrang lamig ng aircon, and yung talagang nakakatuwa sa kanila, yung mga resident dogs nila, na mga Labrador, sobrang babait talaga, as in, pag nandun ka, parang ayaw mo silang iwan, parang gusto mo lang silang ipet, ganyan. Special thanks to Ate Lori. Hi Ate Lori, if you're watching this. Thank you so much kasi sobrang welcoming ninyo. Sobrang init nung pagtanggap niya sa mga guests niya. So, hindi lang parang guest and owner relationship eh. Para na kayong magkaibigan. Kaya sobrang nakakatuwa talaga. And ang sarap-sarap nung stay doon. Kasi nga, yung may-ari nung place, eh, homey vibe. Kaya the best, guys, Paradiso Hostel. Ilalagay ko yung link nila sa description box below. So now, itatry naman natin ang homestay. So another option dito sa Siargao, sa mga nagtitipid siyahan, ayan yun ang mga boutique hotels, merong hostel, meron ding homestay. Itong homestay na pupuntahan natin, guys, sa Katang na naman yun, naka-station. Malapit yun sa Cloud 9. So we've now arrived here at our second accommodation, the Garden View Homestay. Barangay Katangnan, guys. And bigyan ko na lang kayo ng tour siguro tomorrow. Sa ngayon, kailangan ko kasing mag-ayos agad dahil nag-iya ang aking mga quote-unquote Siargao friends na mag-dinner and uminom daw. Freshen up muna tayo, guys. Hi, guys! So, nandito na tayo sa aking new accommodation, ang Garden View Homestay. Around Katangnan siya, guys, sa back road ng Tourism Road. And dito yung may Katangnan Bridge. If, you know, kapag nagsisearch kayo about Siargao, makikita nyo yung Katangnan Bridge. Doon may magandang sunset, guys. And dito rin yung Katangnan Barbecue. Tapos yung kabilang road naman is yung papunta ng Cloud 9. Diba? Malapit na ako dun sa mga yun. Kakatapos ko lang maliko, guys. So, nag-ano na tayo. Nagsiskincare. Wow! Kala mo naman, talagang ganda ng skincare, no? I'm applying tears na toner. Tapos, kasi naisip ko, guys, i-end na yung vlog dito. Kasi yung vlog na to is all about the Tri-Island Tour, diba? And yung tour vlog naman, itong aking bagong accommodation, ilalagay ko na lang siya on a separate vlog para naman makita nyo yung buong area na ito. Para sa mga gustong mag-Siargao dyan, kung nag-iisip kayo ng accommodation, at least makita nyo kung ano yung ino-offer nitong Garden View Homestay dito sa Katangnan.
Tapos later naman, lalabas kasi ako, nag-aya yung aking quote-unquote shag of friends. Magdi-dinner kasi last day ngayon ni Trisha. Si Trish yung pinakilala ko sa inyo na solo traveler din. Last day niya ngayon, so gusto niya mag-dinner and gusto niya mag-bar hopping din. And yung mangyayari na yun mamaya, ilalagay ko na lang siguro on a separate vlog. So I'm planning to end this vlog right now before I go out para malinis na tong vlog natin na to. Next naman na i-apply natin after ng toner is yung moisturizer. Ubus na kasi yung ano ko, Lux Organics na white tining repair. So, meron akong isang dalang Celetec na hydration facial moisturizer. Mura lang din to, guys. Nasa 180 pesos yata to sa Watsons, guys. Pero, maganda rin to kasi para lang siyang tubig na ilalagay mo sa mukha. Tapos, i-absorb lang niya. Ganun lang. Diba? Ang ganda niya. So, what can I say about the Tri-Island Tour? Sobrang sulit. As in. Nabanggit ko naman sa inyo kanina sa first part of the vlog kung magkano yung tour na yon, package na kasi yung nakuha ko na yon. And ang contact ko ay si Kuya Romeo and in-endorse niya ako kay Ate Cecil ng Coles Travel. So yung land tour na ginawa natin, it was operated by Coles Travel. Then itong Tri-Island Tour is kay Coles Travel din. Number one, what I like about it pala, kasi sobrang lapit niya. Sobrang lapit niya sa main island ng Siargao. Kasi kapag nag-land tour kayo, guys, malalayo yung mga pupuntahan. Sasakay kayo ng van, tapos pupuntahan nyo lahat ng stop. And nasa 20 to 30 minutes ang biyahe sa pagitan ng bawat stop. Tapos malayo talaga siya, lalo yung Subalagun, pupunta pa ng Del Carmen, tapos magbabangka pa. I would say na napagod talaga ako doon sa biyahe na yun, pero sulit naman. Although, kung bago kayo dito sa Siargao, for example, kararating nyo lang, I don't recommend na mag-land tour agad kayo kinabukasan, kasi yung land tour, mahababang biyahe talaga siya. So kailangan, pag nag-land tour kayo, yung naka-freshen up na kayo, maganda ang tulog nyo, hindi kayo laseng the last night. Kasi nga, mahaba yung biyahe. So magandang condition kayo pag mag-land tour kayo. So I suggest, siguro mag-try island tour muna kayo para pagdating nyo dito sa Siargao, at least yung try island tour, malapit lang yung mga pupuntahan. Nakita nyo naman sa vlog kanina, di ba? From here to the first island, yung Guyam Island, wala pa yatang 15 minutes or 20 minutes, nakarating na kami doon. And ang lalapit talaga nung distance nung mga islands na pinuntahan namin. Kaya gustong-gusto ko talaga siya. Number 2, yung pagkain. And sobrang sarap. Sulit na sulit, guys. Hindi nga namin naubos, diba? As in, ang dami pang natirang kanin. Pero yung mga ulam, ubos naman. And then, nakakatuwa pa kanina. Kasi nakita namin ang Team Payaman. Nakita nyo naman sa vlog kanina. Nag-shoutout si Junie Boy. And nakita nyo na na-videohan natin habang nagpapapicture sila sa bay doon sa Dako Island. So, ang babait nila, guys. Nakakatuwa. And then yun, nag-naked kami. Tapos, nag-snorkel. And then, umuwi na. O, diba? Ang saya lang ng tour na yun kasi malapit lang and hindi ka gagabihin talaga. So if ever napupunta kayo dito ng Siargao and naghahanap kayo ng contact person, I'm gonna put the numbers ni Ate Cecil ng Coles Travel sa baba and ni Kuya Romeo, yung person na nag-endorse sa akin kila Ate Cecil, para contact nyo any sa kanila kung gusto nyo magpabook sa kanila. So before I end this vlog, guys, shoutout na muna pala sa mga nakasama ko sa tour. Simula doon sa land tour, yan si Laboom, AJ, Carla, Mark, and the kids, si Trish, and the Tres Marias, yung mga quote-unquote Siargao friends ko, shout out to you guys. And sa mga nakasama ko rin sa Tri-Island Tour, yan sila Jam and friends, yung Tres Marias again, and sa iba pa. Thank you so much, guys. Naging masaya ang aking tour dito sa Siargao, syempre, because of you. So, thank you so much, guys. So, that is it, guys, for this vlog. I think nabigay ko naman na lahat ng info. Really had fun here sa ating Tri-Island Tour dito sa Siargao, and I would highly, highly, highly recommend this one sa lahat ng mga turistang pupunta dito sa Siargao. So kung meron man kayong mga tanong, comments, or suggestions regarding this vlog, you may put them on the comment section below, or you may DM me on my social media accounts. It's JM Bankisha on Facebook and JM's Journey 24 on Instagram. So that is it, guys, for this vlog. I hope nag-enjoy talaga kayo sa vlog na to. So kung nagustuhan nyo itong vlog na to, please give it a big thumbs up and don't forget to subscribe to my channel para updated kayo sa lahat ng mga uploads natin. Maraming salamat sa pananood and I'll see you on my next Siargao vlog. Bye!